Mula po ito kay Good News Philippines. Ang title po nito, Israel magpapadala ng karagdagang tangke sa Pilipinas. China target ang Occidental Mindoro. Kung hindi ka pa po nakasubscribe sa akin channel, please subscribe para ma-update ka kapag po naglalabas po tayo ng ganitong mga reaction video. Simulan na po natin to, no, para malaman po natin ang nilalaman ng video na to. Let's do this. Mga idol at kabayan, breaking news! Mga karagdagang tangke mula sa Israel na karagdagan ang i-deliver sa Pilipinas. Yun. Ayon sa isang post X, kita dito ang mga Astrid 2 Sabre Light Tanks na nakakarga sa isang trailer truck. Isang palatandaan ang mga ito ay nakakarag darating sa Pilipinas. Munti ka na namang makapasok ang mga taga-China sa Pilipinas, mga kabayan. Occidental Mindoro at mga delegado mula sa Gansu province ng China ay pumirma ng isang mutual of understanding noong 16 ng Hunyo taong kasalukuyan. Buti na lang at hindi sumang-ayon ang mga mamamayan sa lugar dahil na rin sa issue sa West Philippine Sea at sa Pogo. Matapos ang 4 na araw, ayon sa gobernador, hindi na nito itutuloy ang anumang pakikipag-usap sa mga taga-China. Napakadelikado nito, mga kabayan, dahil ang isa sa mga radar station ng Philippine Air Force na nakabantay at nakaharap sa West Philippine Sea ay sakop ng Occidental Mindoro. Ano kaya sa tingin niyo sana ang plano ng People's Republic of China? So hindi na po itutuloy ang Memorandum of Agreement. Pinakancel niyo na po yan. Limang bagong S-75 Blackhawk helicopter ng Pilipinas mula pa sa Pola dumating na sa bansa. Sa kasalukuyan, 20 S-75 Blackhawk helicopter na ang meron ngayon ang Pilipinas at 27 pa ang natatlang i-deliver ng Poland sa bansa. Israel muling magpapapadala ng mga karagdagang tangke sa Pilipinas. Ayon sa isang post X, kita ang isang Israel-made tank Astrid 2 Sabre Light Tanks na on the way na para sa nakatakdang delivery nito. At posibleng ito ang mga karagdagang makabagong tangke para sa Pilipinas. Posibleng 8 pang Astrid 2 Sabre Light Tanks ang i-deliver ng Israel sa Pilipinas. Pilipinas, may pangalan pa lang pa ni Pangulong Bongbong Marcos, Major Ferdinand E. Marcos, no, isipin niyo, no, kumbaga talaga pong ano, bumubuhos po talaga ng suporta ang ibang bansa po sa atin, no. Isipin niyo kasi kung hindi po matikas ang ating ano, no, ating pangulo, kung hindi po talaga pong nasa good side tayo, hindi po tayo tutulungan ng malalaking bansa po na 'yan, no. Talaga pong bumubuhos po talaga ang suporta ng buong mundo sa Pilipinas ngayon. Pilipinas, nakakahanga dahil sa kabila ng kaliwat kanang digmaan na nangyayari ngayon sa Israel sa pagitan nila ng Hamas at Hezbollah. Nakuha pa rin itong gawin at uparin ang mga obligasyon upang punan ang Armed Forces of the Philippines Modernization Program ng Pilipinas. Nice. Kudos at salut sa Israel. Tama. Sa ibang balita naman, Poland, ginulat ang Pilipinas nang dumating sa bansa. Kamakailan lamang ang unang batch ng delivery ng mga bagong-bagong S-75 Blackhawk helicopter. Ang limang dumating na S-75 Blackhawk Combat Utility Helicopter ay ang unang batch na dumating sa 32 in-order ng Pilipinas sa kumpanyang PZ Almeric ng bansang Poland. Ang kudos po, no, sa Israel saka sa Poland, no, taga pong ano, grabe po yung ano, buhos po talaga ng suporta sa atin. Although syempre binibili po yan ng ating bansa, no, pero dito po talaga natin makikita po talaga ang connection po ng mga leader po ng mga bansa na yan, na talaga pong nasa in good terms po talaga. At talaga pong kita kasi ng buong mundo talaga na talaga po tayo po ang inaapi po talaga ng China. Kaya dapat lang po talaga tayo na magpalakas po talaga, no. Sabi ko nga po, no, it's now or never, kasi hindi po natin alam kung kailan po talaga baka maatopakin yan China at talaga magsimula ng gera. Kailangan ngayon pa lang po talaga ay magpalakas na po talaga tayo ng ating mga sandatahang lakas po dito sa Pilipinas. Ang pagdating ng karagdagang 5 S-75 Blackhawk Combat Utility Helicopter sa Armada ng Philippine Air Force ay napakahalaga upang matugunan at magampanan nito ang mga misyon ng mas maayos at sa mabilis na paraan. Nice. Posible din itong magamit ng Armed Forces of the Philippines sa resupply mission. Ganitong estilo din ang ginagawa ng hukbong dagat ng Amerika. Gumagamit sila ng helicopter kapag meron silang ililipat na mga supply sa ibang barko ng US Navy. Sa kasalukuyan, dapat talaga ano na lang, eh, mag-helicopter na lang, no? Airdrop na helicopter para mabuwasan na rin talaga ng tension dyan sa West Philippine Sea, lalo na po dyan sa BRP Sierra Madre. Kasi alam naman po natin na hindi po talaga tayo titigilan, no? Talaga pong haharasin at bubulihin po tayo ng China dyan. Talagang kukuyugin tayo. Isipin nyo kasi, no, napakarami po talaga naka-standby po kasi talaga ng mga barko po nila dyan sa West Philippine Sea. Nakabantay po talaga sila. Kaya ito po talaga pinakamagandang option din po talaga na mag-airdrop po, no, using helicopter.
No, ewan ko na lang po kung talaga pong ano pa rin tayo ng China talaga pag talagang ganito po ang gawin natin. Talaga pong hindi na po talaga sila papipigil talaga. Talaga pang gahaman na po talaga ang China pag ginawa pa po nila yan na may masaktan pa po talaga sa atin. Nasa 20 S-75 Blackhawk Combat Utility Helicopter ang nasa inventaryo ng Philippine Air Force at meron pang 27 S-75 Blackhawk Helicopter na hinihintay mula sa bansang Poland. Ayon sa Lockheed Martin, kapag nabuo na ang 47 mga S-75 Blackhawk Helicopter, tayo na ang may pinakamaraming S-75 Blackhawk Helicopter sa mundo. Sa ibang balita naman, nakubuti na lang at malakas ang boses ng ating mga kababayan sa Occidental Mindoro. Meron sa mga delegado mula Gansu Province, China ang gusto na namang mamuhunan para magtayo ng mga infrastruktura para sa enerhiya at iba pa. Gobernador ng Occidental Mindoro at Gansu Province ng China nagkapirma ng Memorandum of Understanding. Pero dahil... Nako, huwag na kayo magpapabudol dyan sa China. Nako, yung mga invest-invest kunwari na yan, isa lang hakbang yan para talaga masakop tayo. Para syempre, pag nagtayo sila ng mga infrastructure dyan o kung ano man, no? Kumbaga, magkakaroon ng utang na loob lalo itong mga namumuno dyan sa Occidental Mindoro. Nako, isipin nyo, nagkapirmahan na. Ayan, no? Legit po, no? Nagkapirmahan na. Pero syempre sa boses po ng mga mamamayan ng Mindoro, no? Napigilan po talaga to, hindi na po itutuloy, no? Kudos po sa mga taga-Occidental Mindoro, no? Yan po talaga ang mga mamamayang nag-iisip at may pagmamahal sa kanilang bayan, no? Talaga po ang boses ng mamamayan talaga ang namayani po dito. Hindi po tayo na ano dito sa... Kumbaga sa pinopront po ng China na yan, no? Ng investor na yan, no? Na pera syempre at lahat-lahat na ng investment po nila. Wag na po, nako, maraming marami po tayong magiging problema pagka po napasok po talaga tayo ng mga Chinese sa ating bansa. Dahil sa simpatya at pagkabahala ng publiko sa lugar sa nangyaring pang-aapi ng China sa West Philippine Sea sa isyu tungkol sa Pogo, ayaw nang ituloy ng gobernador ng yun. Occidental Mindoro ang anumang pakikipag-usap sa mga taga Gansu Province ng China. Ito ang kinumpirma ng gobernador sa isang panayam sa radyo. Tingnan nyo naman mga kabayan kung gaano kahalaga para sa Pilipinas at kritikal ang Mindoro. Tama. At kung bakit nagkaka-interes ang China dito. Dito matatagpuan ang isa sa military base ng Pilipinas, ang Guzar Air Station. Ito ang isa sa mga radar station ng Pilipinas na nakaharap sa West Philippine Sea. Sobrang selan po, no? Isipin nyo, no? Kumbaga, binubulag tayo ng China sa pera, ganun, no? Investment, ganun-ganun kunwari. Siyempre, yung ibang namumuno, hindi nila may isip na isang strategy yan. Parang isipin nila, ay, pag nag-invest sila dito, lalago yung city. Talagang gaganda, madadami yung trabaho, ganun, no? Pero hindi nila nakikita yung hindsight, no? Na kaya ginagawa niya ng mga Chinese investor o ng China mismo ay talagang gusto lang nilang ma-infiltrate po tayo ang bansa po natin. Lalo-lalo na po, no, yung area po na yan ng Mindoro, no, nandiyan po talaga yung isang matinding base po talaga natin, no. Na nagmomonitor sa mga sasakyang paghimpapawid upang maprotektahan ang airspace ng Pilipinas, partikular na sa Central Southwestern Airspace ng Pilipinas. Isipin nyo, no, pag nakubkob nila to o talagang nasakop ng China yan. Diba, yan yung ano eh, nagmamonitor nga ng airspace natin. Wala na. Kumbaga, pag nahawakan na po nila yan, mahihirapan po talaga tayo lalo. No, na makipaglaban po sa kanila. Kasi mawawala na po yung ano yung telecommunication na yan eh. Diba, yung mga radar-radar dyan. Isipin nyo yun. Sobrang ano, no? Sobrang ano, kudos po talaga sa mga mamamayan po ng Occidental Mindoro. Kung taga Occidental Mindoro ka, mag-comment ka sa baba, ano, ipagmalaki mo yung pagkatao mo dahil lang dahil sa'yo napigilan itong mga lecheng Chinese na to, no, na ma-infiltrate yung lugar nyo dyan sa Occidental Mindoro. Kudos po, no, palakpakan natin lahat. Solid po talaga kayo. Unang-una, ito kasi ay umani ng iba't ibang komento, may mga pagbatikos, yung nakatakdasan ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng Gansu Province ng People's Republic of China. Unang-una, gusto namin malaman ko, paano ba ito nagsimula? Matagal na yan usapan na yan. Natuloy lang nung pumunta sila. Matagal na kasing usapan yan. Actually, ang isa sa napag-uusapan nga dyan ay yung tungkol sa kuryente. Siyempre na nagkagana ng iba pa tulad ng sa tourism, maganon, sa investment para magkaroon ng employment, maganon.
ang pangunahin niya na yung sa kuryente. Pero diyan ka talaga bubulagi ng ano yun, ng China eh, no? Yung investment, magkakaroon ng maraming trabaho kuno, 'di ba? Pero hindi mo alam, may plano. 'Di ba? Talagang sasakupin, gagawin nilang headquarters siya no, whatever, no, gagawin ng ano, dadamihan ng mga spy diyan. Talaga ikakalat 'yan hanggang sa mapasok na po nila yung mga base po natin diyan, lalo sa Mindoro nga napakaselan ng mga base natin diyan, mga radar equipment diyan, no. Talagang ano, ibang level din talaga yung ginagawa na to ng China, no. Bubulagin ka, no, bubudulin ka sa mga investment ko, no, ganto ganyan, pero hindi mo alam sa likod noon, no, meron silang maitim na balak talaga, no. Grabe. Sorry man, maganon. Ang pangunahin niya na yung sa kuryente. Pero hindi, nagkataon lang kasi na naging big deal sa ating mga ilang mga naglalabas sa social media. Dahil kainitan nga ni Mayor Goo ng Banban, tapos yung pambubuli ng China doon sa West Philippine Sea, di ba mga ganun? Oh, yung Pogo, ang Pogo naman, hindi naman na pwede yan dyan sa atin. Buti na lang talaga, no? Buti na lang din talaga. Mayroon tayong advantage ngayon, no? Sa era na to, na merong ano, social media, no? Talagang mag-iingay, no? Ang mga mamamayan talaga sa mga nangyayari. Kumbaga, madali lang nalalaman ng mga ahensya ng gobyerno natin, o literal na tayong lahat, no? Sa buong mundo, nalalaman natin instant talaga. Isipin nyo kung walang social media. Nako, wala na. Mai-infiltrate na po talaga tayo ng mga Chinese na to, no? Kasi sa social media po talaga, yun po ang kagandahan, eh. May bad side and good side ang social media. Pero eto nga po, pagka ginawan mo ng good side ang social media, ay maganda po talaga impact. Lalo na po sa atin, no? Sa sitwasyon po talaga natin. Ang dami po kasing issue, eh, di ba? Yung sa West Philippine Sea, yung Pogo, yung kay Alice Guo, puro Chinese po. No, isipin nyo, no? Kaya kailangan po talaga maging skeptical po talaga ang pag-iisip po talaga natin, no? Dito sa issue po na to na between China. Basta pag narinig na natin yung China, product, whatever, tao, mag-iisip ka na ng mabuti ngayon kasi po meron po talaga tayong hidwaan between China. Napakatuso po talaga ng China. Dahil ang kuryente natin dyan, talagang problema pa natin. Patay sindi at saka napakataas. Talagang medyo inililiglat nila. Pati doon sa dredging, na matagal na natin tinatrabaho noong first term pa. No. Masara naman, sabi ko nga, mula nung nilalang ng ating Panginoong Diyos ang ilog ng Occidental Mindoro, ay wala pang dredging na para maalis yung siltation. So, simula noon, wala pang dredging. Kumbaga, sa atin naman ay madredge man lang, kahit yung out of the river muna ngayon, hindi naman yan matatapos ay ilang araw, ilang buwan o ilang taon eh. Malinis lang muna yung mouth para hindi barado yung mouth pag naglabas ng mga silted materials galing sa sa panahon ng pagbaha kumbaga. Anyway, nung kanyang po kagpeso natin yan, si Ray, ay sinabihan ko lang ay cancel dahil yes. Umiinit siya na hindi masyadong naitigyan yung content nung yung laman. Pero yun namang dapat talaga i-cancel na po talaga yan. Palakpahan po natin ang mga ano na mamaya ng Occidental Mindoro. Nako, buti na lang talaga. Nabuti na lang talaga. Kung hindi, isipin nyo, no, magkakaroon pa talaga kayo ng utang na loob dyan. Tayo, mga Pilipino, no, magkakaroon tayo ng utang na loob lalo sa mga Chinese investor na yan, sa mga Chinese na yan. Isipin nyo, sabihin nila, nang dahil sa amin, bumaba ang ano nyo dyan, kuryente nyo, ang konsumo ng kuryente nyo dyan sa Occidental Mindoro. Dahil sa amin, nagkaroon ng maraming trabaho, diba? Wala na. Ang utang na loob po ay utang na loob. At yun nga po, no, isipin nyo yun, no. Isa pong matinding pagsakop po yan. Dahilan po yan o isang rason po nila yan. No, kaya po nila ginagawa yan. Huwag po tayo magpapabudol po sa mga Chinese. Real talk po yan kasi po may hidwaan po ang China at ang Pilipinas ngayon. Magiging skeptical po talaga tayo sa lahat po ng decision making natin. Lalong-lalo na po sa ating gobyerno. Regarding po kapag po na-involve na po ang mga Chinese. MOU... Mariboy, eh wala pa, hindi pa binding yan. Tayo ay nagkakaintindihan pa lang na magkakaroon ng sisterhood. Kumbaga, pag-uusapan pa yung lalamanin, ano ba yung roles and responsibilities ng bawat parties, mga ganun. Wala pa. Kung agreement kasi sa Mariboy, ay pwede yung pag may bridge, parang
dun sa pag-agreement na yan eh. Mm. Kung magkakaroon ng reklamo, pwede ba na, etc. Wala pa. Pwede i-cancel natin. Ibig sabihin, Gob, ibig sabihin, isa-isayin natin na, ibig sabihin, wala pa talagang black and white na hindi pa nagkakaroon ng pirmahan. Wala pa. May isa, ang MOU, nagkakapirmahan kayo na nagkakaintindihan lang. Mutual understanding, may pirmahan na yung pinakita naman, may ebidensya, di ba? Pero yung mismong ipapatupad na talaga yung gagawin nilang investment o yung talaga maglalabas sa siguro ng pera yung Chinese investor na yon, ay wala pa. No, kumbaga. Pero yung mutual understanding sa magiging project no, na sisimulan nila yan, meron na. No, kumbaga. Pero buti na lang nga napigilan niya ng mga mamamayan ng Occidental Mindoro dahil nga sa issue between China and Philippines. Memorandum of understanding lang. Yes. Pero yung MOA, understanding lang, yung agreement, wala pang relasyon kumbaga sa buti na lang talaga. Mutual understanding. Parang gano'n. Magkaiba talaga yan. Yung memorandum of understanding, nagkakaintindihan kayo. Yung memorandum of agreement, kasi pag sinabi mo agreement, meron na kayong pinagkasunduan. Mm-hmm. Kung ano man yung exchange na mangyayari. So, hindi na po... Pagka hindi ka sumunod sa kasunduan, parang medyo... Demandahan na yun. Tama. So, hindi na po itutuloy ang memorandum of agreement. Pina-cancel nyo na po yan. Pina-cancel ko na at dahil nga sa na nangyayari dyan sa Banban, dahil may rupo yung sa West Philippine Sea. Ayun po, no, ati po nagawa ng reaction video, magandang video na to ni Good News Philippines. Kaya po, anong reaction nyo dito sa video na to? I-comment nyo na lang po sa baba. Grabe, no, isipin nyo, nabuti na lang po talaga at hindi po natuloy yung project po na yan sa Occidental Mindoro. Kundi nanganganib po ang isang napakamahalagang base po natin dyan sa Occidental Mindoro. Maraming salamat po, no. See you all sa susunod. Mag-iingat po kayo lahat. Don't forget to subscribe and like this video. God bless and peace out. Bye.